the examination. The NAPOLCOM, the National Police Commission examinations for promotion and enlistment or qualification to Sulu. Because we want everything to happen here in Sulu and we want this to happen during our time. Kaya, dito yung mangyayari lahat and I'm very glad that it is happening. And yung recruitment natin, we want the recruitment to be conducted here and we do not want that quota or police slots would only go to, I mean, the provinces in the mainland. Dapat, meron na rin tayong mga quota po di Sulu, Basilan, Tawi-Tawi provinces para sa ating mga gustong pumasok sa pulisya. Ngayon, kayo naman mga pulis, kadamihan, marami pa rin ang hindi nagre-report. Hindi nagre-report sa kanilang mga units. Sana naman, huwag natin sirain dahil nadadala yung ibang kapatid ninyo sa police unit. Yung iba nagtatrabaho, yung iba naman ayaw magtrabaho. And I'm very happy that especially to this would-be trainees at kayo pumasok sa training na ganito. Ibig sabihin, gusto nyo magtrabaho. So, ako'y natutuwa at ginagawa ninyo. Remember, yung police, gustong-gusto ko maging very professional. Because in governance, I don't believe I can be that successful in my governance without a very efficient and professional law enforcing unit like the Philippine National Police. So, kayo ang inaasahan ko. Kaya gusto ko kayo'y maging very professional at very effective and efficient. Kaya nandirito, sina Kelner Pera, Kelner Modestano, suportadong-suportado natin ang ating kapulisan dito sa ating lalawigan. Kahit na, minsan na, ako inaano pa, kinakasuhan pa, bakit ako bumili ng tanki para sa mga pulis. Kako, pasalamat nga kayo, kami namimili, yung iba, kinukuha sa ating Philippine National Police, in fact, nagbigay pa tayo ng 50 M16 sa ating kapulisan dahil alam natin, kulang na kulang ang ating mga gamit. Kaya dapat alagaan ninyo, mahirap pumasok, mahirap magpa-enlist sa ating pulisya. So, with this, sana maging tagumpay at hindi lamang ito Kelnel Ali ang unang-una at huling training. Dapat ito lamang ang una pa lamang. Let this be the first training and so many other trainings would follow including the recruitment of new police unit or police personnel here in Sulu for the areas of Sulu, Basilan and Tawi-Tawi. So again, maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin. Maraming salamat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. The Chief of RPOL, Police Senior Superintendent Mario M. Dapilioso. To Sakur and Cancer. To our Battalion Commander, R3, Ken Nunez, member of the U.S. Forces, Captain Nunez. In closing and in behalf of the South Regional Office Basulta, we want to extend our gratitude to all participants, guests, and visitors for today's opening ceremony of the PNP Scout. Thank you very much. And likewise, sir, for the Honorable Governor, we wish to extend our gratitude also, because without him, we cannot realize this training. This is one of his vision,
that is to cater for the needs of the PNP of Basultat. So, sir, ito na yung fruits of your vision. So, just as he said, instead of going to Paran, which is very costly and very far, nandito na po tayo sa, especially Sulu. So, the message of our governor is very clear. He wants development for the people of especially Sulu, and very nagkataon ng Sulu ay kayo ang makikinabang. So I believe that's all, and thank you very much. Participants of Modified PNP Scout Talk Class 09-2011, I am now third. Thank you very much.